What's up mga malupets? Welcome back na naman sa ating panibagong video. Matagal-tagal din hindi tayo nakapag-vlog. Kaya ngayon, naganda ako ng isang masarap na pagkain. Sikat na sikat sa Batangas. At number one, pag nga ikaw ay pumunta sa Batangas, hindi mo pwedeng kalimutan tikman yung pagkain na to. So mga malupets, may idea ka na ba? Kung ano yung kinakain ko sa harapan mo? Ito lang naman ang Overload Lomin Batangas na number one, patok na patok sa Batangas. So paano mga malupets? Lutuin na natin to para magkaroon ka ng idea. At alam ko, gutom na gutom ka na. At ito nga lang pala yung mga sangkap na niready ko dyan. Simple-simple lang mga malupets, kagaya ng kagaya sa Lomin Batangas. Disclaimer lang sa mga manonood nating mga malupets, hindi ko masasabing authentic to, pero I'll do my best na maibahagi sa inyo kung paano ba pagluto ng Lomin Batangas. Ito nga pala mga malupets yung mga sangkap na ating gagamitin. Meron tayong chorizo, siomay, dalawang itlog at laman loob ng baka, may kidney at puso. Siyempre meron ding atay ng baboy. At hindi mawawala yung noodles natin. Ang ginamit ko yung udon. Yan lang yung nabibili rito sa New Zealand. Gagamit din tayo ng garlic, onion, spring onion at lemon. Meron din tayong cornstarch. Siyempre yun yung mga liquid seasoning natin kagaya ng soy sauce, oyster sauce, Worcestershire sauce. Meron din tayong broth. Siyempre meron tayong mga powder seasoning at meron din tayong chicharon para sa ating topping. Magsimula na tayo magluto mga malupets. Painitin natin yung ating kawali. Sabay na rin natin yung mantika para uminit na siya. And then unahin natin iprito yung siomay para sa topping natin mamaya sa ating overload lomi. At sabay na rin natin mga malupets yung ating chorizo para sabay-sabay na sila. Hindi magastos sa gas o sa kuryente kung ano yung ginagamit yung panluto. So yan ang makikita nyo, no? Pinapray ko na mga malupets. Basic mga malupets, frying procedure. So balibalik na rin natin para hindi masunog. Baka magkamali ka ba dyan? Prito na nga lang, masunog pa. Nye. Tamang luto lang mga malupets. Ayan, medyo nag-golden brown na siya. So tatanggalin na natin siya. Isiset aside natin. Ang dahan-dahan. Nisunod na rin natin yung ating siomay. Ngayon pagkatapos niyan mga malupit, susunod natin yung ating atay, no? Tinry ko lang din yung atay natin mga malupit para medyo matanggal yung kanyang lansa. So yan yung procedure, yan yung magiging topping natin sa ating Lomin Batangas. Mag-add tayo rito ng black peppercorn at Worcestershire sauce. Siyempre oyster sauce para may lasa na yung ating pork liver, no? Pagka matuyo na siya, so dahan-dahan natin siyang lulutuin ng mahinang apoy lang para hindi siya madurog o masunog. So gusto lang natin makuha yung consistent na pag mild reaction lang yung ating pork liver. Kapag napansin nyo na nag-golden brown na siya at okay na siya, so bakit naman kasi sobrang luto sa pork liver. So yan, hinango ko na siya at siset aside lang din natin siya para mamaya sa ating plating. Tapos mga malupets, sinunod ko na rito yung ating kidney at yung heart ng baka. So ganun din ang procedure mga malupets. So timplaan natin ang paminta, Worcestershire sauce at oyster sauce para may lasa na siya. Haluin lang natin ng dahan-dahan para hindi siya masunog at sa mahinang apoy lang. At pag makita na natin na nag-golden brown na siya, so pwede na yan. Lagyan na natin sa isang bowl at set aside lang din natin para mamaya sa ating toppings sa ating Lomin Batangas. Bago nga pala matapos yung video ito mga malupets, at kung nanonood ka, don't forget to share, subscribe and follow my page and my YouTube channel. So yan mga malupets, sa panibagong kawali, nag-isa tayo rito ng bawang, then susunod natin yung sibuyas. So itong procedure na to, so gagawin na natin yung ating soup ng lomi. Yan. And then ihuhulog ko na dyan yung pork bones. So nagsama ako ng pork bones dyan para masarap talaga yung sabaw niya, no? Makuha natin yung pinaka pork stock ang gagawin natin Lomin Batangas. So depende kung ano yung gamit nyo. Pwede rin beef bones. So kung anong pamamaraan ng stock ang gusto nyong gawin.
So pwede rin chicken stock o kahit ano, pwede. So yan na, naglagay din ako dyan ng pork stock na nabili ko sa supermarket dito sa New Zealand. Then takpan lang natin hanggang sa kumulo. Timplahan natin ng ground black peppercorn, then Worcestershire sauce again, so my favorite. Hindi mawawala sa mga luto ko yan. And then syempre Worcestershire sauce para masarap na masarap yung ating broth. So makikita nyo naman yung pork, no? So humalo na siya sa water, so at nilagyan natin siya ng pork stock. And then nilagay ko na rito yung noodles natin, yung udon, no? So medyo mataba yan, thickness yan. Ayan lang ang noodles na available dito sa New Zealand. So maglalagay tayo dyan ng dalawang egg na scramble natin. Dahan-dahan natin ng habang hinahalo. Papalapot sa ating Loming Batangas. And then tikman na natin kung okay na. So yun, approved na raw. Sabi ni Malupits, okay na. So pwede na yan. And then palalaputin na natin siya ng ating slurry. So yung cornstarch na hinaluan ng tubig. Gusto kasi natin makuha yung lapot niya na maging yan, Loming Batangas talaga siya. Ayan mga Malupits, nakikita nyo. Medyo malapot na siya. Okay na yan. Maglalagay na tayo sa ating bowl para mag-dressing or mag-toppings ng ating Loming Batangas. Kita nyo naman yung ginawa natin dyan. So yan, i-toppings natin yung siomay, pati yung chorizo. Ilalagay din natin dyan yung pinirito nating pork liver, pati yung mga laman loob ng baka. And then siyempre yung chicharon, hindi mawala. Yan, no? Overload, Loming Batangas. At garnish ng konti ng spring onion. So kitang-kita nyo naman yung finished product natin. Paano mga Malupits? Hanggang sa muli!